Hindi pa, hindi ko po nakita yung mga katanungan kanina. So, hindi nang kumuli. Ang isa sa tanong po ay yung kay Brother Vicente Kai. Yung pong salitang logos. Sinasabi niya, ito rin daw po ay natatagpuan sa iba't ibang mga aklat na binanggit po niya. Pero ang logos, yung salitang logos, siya pasyal dyan lang pong gumamit sa salitang logos para tumukoy sa ating Panginoon. So, yun siya lamang. So, in other words, siya lamang gumamit sa salitang logos para tumukoy sa ating Panginoon. Yung dalawa kasing salita yan, drama at saka sa logos. So, minsan, kung titig pag-aaralan mo yung mga binanggit mo mga talata, ang salitang word na logos, ito yung tinukoy lamang sa ating Panginoon, ang kumasa, ito po ay ginamit lang ni Apostle John. Tutubukoy sa ating Panginoon. So yun po ang significance ng ating point na pag ginamit ang logos para tumukoy sa ating Panginoon. Pwedeng isalita, ang ibig sabihin ng logos, salita. A living word. So ibig sabihin, maaaring gamitin ito katulad ng rema, para tumukoy sa isang salita, pero ito'y ginamit patungkol sa ating Panginoon, siya pa, siya dyan lang po ang gumamit ito. Si Brother Jojo naman po, ay tinatanong niya kung ang mga bagay na nakasulat sa Apocalypse ay may kaugnayan sa mangyayari sa panahon natin ngayon. Definitely hindi. Ang mga bagay na nakasulat po sa Apocalypse ay mga bagay na nangyari na sa panahon, malapit sa panahon ni Apostle John. Maliban lang po sa pinakahuling kapitulo sa Revelation 20, 21, saka sa 22, yun po yung mga bagay na mangyayari sa panginaharap. Yun ay pinakita upang maging isang pagbibigay ng lakas ng loob sa mga pinag-usik na ang tatipala po nila ito. Sila yung makakarating sa langit kung makikita natin. Ikatlo naman po, yung tanong na ng isang kapatid na bakit daw po ipinatapos yung Apostle John with the mission. Obviously, ito isang religious persecution dahil si Apostle John ay isang apostol ng ating Panginoon. Sila lamang ang natitira sa panahon ngayon. Ito yung naisulat, ang Apocalypse na isulat. So, siya po ipinatapos sa isla ng Patmos. Pero tandaan po natin, may pinangako ang Diyos kay John. Si John ay hindi mamamatay, hindi siya papatay, tulad ng ibang mga apostol. Yun po sa John, di ba sa uling bahagi po na aklat ni Juan, yun po ay tinutukoy po doon. Yun po talong ni Brother Rafi Ortiz, hindi po gaano makuha yung sustansya noon, yung tukol sa mga makapangarihang conqueror. Kung siguro siya po nakatong eh pa kayo si Brother Rafi, pwede mong linawi para masyagot po natin. Baka po mayroon pa kayong tanong. Ilan po natandaan ko doon sa nabasa kong katanungan. Hindi lang po konti. Wala po. Sasarap po natin muli ang ating pag-aaral. Sisikapin natin bukas. Socho, bibigay na po ko ng notification sa ating Facebook. Magkakaroon tayo ng 8 o'clock study bukas. Kung lulubin po ng na medyo minit na po ang panahon. Dumating na po tayo sa panahon ng pinatawag nating tag-init. Mainit na kayo. At si Brother Daniel Pelvis, nanonood pa rin. Notify ko po sa 90, pero parang hindi na hindi ko napansin. May tanong pala.
ay iniis ko pataas dito sa bandang kaliwa ng screen niya ang katanungan. Ay dito pa si Brother Rupert. Ayos pa. Medyo matugo itong gabi kasi pero mas maliwanag naman ang reception kasi wala lang ang araw sa likod. So, binumilitong talaga yung mas maganda ang reception ng gabi sa Facebook kaysa sa araw kasi araw may reflection pa yung araw sa likod. Kaya nagkakaroon ng epekto sa larawan. Ganun na lang. May tayo po tayong konti kung wala. Bukas na naman. Alas 4 po. Ayon po sa mga request ng mga kapatid, scriptural authority, at kung magkakaroon tayo pagkakataon alas 8, ayaw nang bahagi po ng aklat ng Apocalypse, no? O ng section po ng aklat ng Apocalypse. Ayan, yes, yung brother, nakikita ko po rito yung mga notification. Pagkami siya, pakikilaman mo itong mga notification, nakawala yung nawihinto yung ano, interrupt yung ano, yung live streaming. Tapos siguro. Sige po, wala na po. Bukas naman. Kung hindi pa yung mga nagtanong, nasagot na po sa mga namang bagay ito. Pero kung ano, kung hindi pa nila ito ngayon, iulitin po natin ang ating kasagutan sa susunod na ating pagtatalakay sa aklat ng Apocalypse. Magandang umaga, magandang gabi uli. Maraming salamat.